ang asero na pinasa si Vincent Asulabio. Ibinunyag na maraming mga estilo ang karga sa laban para pabagsakin at gawing gapang boy si John Tunakatani sa paparating na laban nila yung Sabado, July 20 sa taong kasalukuyan sa bansang Japan. Asulabio, umamin na nagbigay na ng payo ang legendary Pinoy boxer na si Manny Pacquiao sa kanya kung paano niya nalapayin itong si Nakatani. Ito po ang mapinagbabatayan ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! July 14, 2024. Ito ang petsa na pagdating ni Asulabio sa bansang Japan kasama ang limang miyembro ng kanyang team. Kaya naman, kaagad dinumog ng mga Japanese media si Asulabio at binanggit niya ang kadagang ito at sinabing itong si Nakatani ay isang napakagaling na boksingero pero gusto niyang in-knockout ito. Gagawin ni Asuboy ang pinaka-the-best niya para mangyari ito. At ayon pa kay Asulabio, nag-air sila ng sparring partner ng isang Japanese na kung saan magkatulad ng diskarte sa pagkipaglaban, kaliwete at magkasintagad lang sila ni Nakatani at napakaraking tulong na ng kasparring mate niya sa paghanda para harapin si Nakatani. At ayon kay Asulabio, para sa kanya bilang kabilang sa Manny Pacquiao Promotions, itong si Pacman para kay Asulabio ay napaka-importanting tao para sa kanya dahil si Pacman ang nagsisilbi na kanyang inspirasyon sa bawat laban niya. At dahil napag-usapan na rin natin mga kwento ang pangalan ni Pacman, alam niyo ba na ibinunyag ni Asulabio sa mga Japanese media na itong si Pacman ay nabigay din ng advice kung mga payo kung paano niya talunin itong si Nakatani. Kaya lang ang sabi ni Asulabio sa mga Japanese media ay hindi niya pwedeng sasabihin ito sa kanila kaya ito ay sekreto lamang. Pero sa gustong malaman kung ano nga ba talaga ang payo ni Pacman, manood na lang sila sa laban yung Sabado, July 20 sa taong kasalukuyan. Inamin naman ni Asulabio na talagang masasabi niya na sobrang ganda na niya sa laban. Pero kung tutusin, sa kanyang sparring rounds ay umabot na siya ng 180 rounds sa sparring. Sa nagarang araw mga kwento ay nagaroon ng public practice itong si Asulabio at doon siya ay kinilatis ng gusto ni Ken Morano, ang presidente ng MT Gym, na kung saan si Nakatani ay kabilang doon. At ayon sa kanya, itong si Asulabio ay may malakas ng mga balikat at nagmula ang lakas ng Asulabio galing sa katawan at nagagawa niya talaga na makapagbitaw ng mga malalakas ng mga suntok. Kaya masasabi niya talaga na itong si Asulabio ay napakaseryoso talaga sa paparating na laban nila ni Nakatani. At hindi lang yan, dalang kampo ni Asulabio ay kumuha pa ng mga sparring partners para talagang mapag-aralan ng gusto ang galawan ni Nakatani. Well, anyway mga kwento, ayon pa kay Asulabio, dahil itong si Nakatani ay isang magaling na boksingero ay nangangulugan talaga na kinakailangan niya talaga na man-knockout itong si Nakatani para manalo sa laban, lalong-lalo na yung laban ay gaganapin sa bansang Japan. Mangyaga kwento, si Asulabio ay nakatanggap na ng payo para si Nakatani ay gawing gapang boy ito. Kaya naman, magagawa kaya ito ng ating kababayan o siya ay daragdag na naman sa bilang ng mga boksingerong Pinoy na pinagapang sa bansang Japan. Ang unang world title belt na napas sa kamay ng Pilipinas sa taong 2024 na hawak ngayon ni Melvin Jerusalem siyempre. Sa ngayon naman ay WBC pa rin ang hawak ni Nakatani. Kaya sana, ito na ang signo sa makuha din ni Asulabio ang WBC na maigpit na hinahawakan ngayon ni Nakatani. Mahirap man, pero kaya yan. Sana, huwag natin kalimutan na siya ay suportahan at isali natin sa ating mga dasal sa ating Diyos na may kapal.
At dyan, nagtara po sa ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pag-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matarapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kakakwentong Gary Virano, kakakwentong Julie Ann Pedrosa, kakakwentong Birth Pain, at ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, ganito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento. Sa inyo!